anything unless it has a purpose. Mm-hmm. Yes, so Lord God, we thank you, Lord, for everything you have done for us. I am all that I have. I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all the joy and the pain, they're making them yours. Lord, I offer my heart to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my ways to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord. In the past, things that I see, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my head submitted to you. Let us offer life to our Lord. I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. We thank you, Lord, for everything you have done to us. This is all I pray in Jesus' name. Amen. Oh, thank you. Thank you. Hindi na. Sayang, pinarinig na iba. Mm-hmm. Ayan na si, ano, si Ruvs. Ah, si Ruvs. Hello, Ruvs. Okay. Mag-start na si Mike. Okay. Let's start, guys. Okay, we are looking at the life of Abraham. Now that we are in Genesis 22, I know this Genesis 22 ay alam niyo lahat, the story of sacrifice of Isaac. We came into this point na alaman natin na si Abraham will be tested by God. Ha? Mm-hmm. Kaya nga, minsan, di ba, sinabi ko sa inyo, pag ito ay chapter 22 lang ang binasa ninyo, hindi nyo maintindihan si Abraham why he has done these things. So, sabihin, bakit niya susundin ang Panginoon na i-sacrifice or he will kill his only son, di ba? Now, kasi ngayon, alam na natin yung background ni Abraham eh. Di ba? Kung saan siya galing eh. Di ba? Yung pinagdaanan ni Abraham, yung pinagdaanan ng mag-asawa, trials nila, and then yan yung process ni God sa ating life, di ba? Na we will not be tested hanggat hindi tayo ready. Di ba? So Abraham has come to this point in his life na ito yung parang pinaka ultimate test of his faith. Yung test na to ay is not to hindi malalaman kung may faith ka. Yes, you have faith. Abraham has already faith. Di ba? Kasi umalis siya dun sa kanyang tinitiran eh. Dun sa Tur of Chaldrin eh. Di ba? Sa Ur, di ba? Dun sa modern day Iraq. Ah. Ngayon, modern Iraq na siya, di ba? Umalis siya dun. Ibig sabihin, at naniwala siya doon na siya will be a father of all nation at magkakaanak pa siya. So he has faith. No doubt, this is not a test of faith, but this is the test of
maturity of the faith. Diba? Kung hanggang saan na nag-mature yung faith natin. Diba? Pagaya natin, si God, we go into the process, baby Christian tayo, diba? Ang ating inaano lang is yung milk, diba? Now we are on meat, diba? Ang ating chinucho ngayon ay meat na, diba? So Abraham, let's look muna sa Joshua 24. Muna ba yun? Joshua 24, verse 2. Tingnan natin yung sinabi ni Joshua. Kung saan ba nang galing si Abraham? Para maintindihan nyo, ha? He was chosen by God not because he is good, not because mayaman siya, kasi dati na siyang mayaman eh. Diba? He was ano, sabihin, a family man. Hindi eh. Tingnan natin, tingnan nyo. Okay. Joshua. Okay. Pakibasa, ano? Is this? Majee, pakibasa. 1 and 2. Joshua. 24. Nasa screen. Naka-4 lang. Sandali. Okay, so Joshua 24 verses 1 and 2. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Verse 2. Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods." Okay. 1 and 2 lang. Thank you, Maggie. Huh? Oh, so, tinan mo. Dito, ano sabi niya? Sa 2, this is what the Lord God of Israel said. Long ago, di ba? Merong isang Terah, the father of Abraham and Nahor, live beyond the Euphrates River. At ang dami mga Euphrates River, hindi kasi sa Book of Revelation, Euphrates River, di ba? And worship what? Okay. Other gods. Ha? So si Abraham noon is an idolater siya. So he worship other gods. So he was not chosen because mabait siya. He was chosen by God. Diba? So, ito yon si Abraham. After this, sumunod siya, diba? Umalis siya dun sa Ur of Chaldin, pumunta siya sa Canaan. Pagdating dun sa Canaan, nagkaroon ng, ang tawag dun, ng famine, muba siya ng Egypt. Diba? Nagsinungaling siya. Hindi niya pinakilalang asawa yung kanyang si Sarah. Diba? So as a result of that, pinaalis sila sa Egypt, balik si Ulysses sa Canaan or sa Israel. Diba? Ganun yung life ni Abraham. Until such time, dumating na tayo dito sa chapter 22. Diba? So marami talagang pinagdaanan si Abraham. Yung ano, ang nangyari, yung nagkaanak siya kay Hagar. Diba? Because of Sarah. Diba? As a result of that, maraming consequences na nangyari sa buhay niya. Diba? Yung chapter 21, yung ating napag-aralan last, ay yung the birth of Isaac. Finally pinanganak na si Isaac. And then, yung pinakita rin natin dun yung si Hagar. Sabihin, as a result nandyan na si Isaac, so he was ano tawag doon, pinaalis siya ni Sarah. Diba? So sa akin yung chapter 21, yung alam mo yung nag-strike sa akin dito
nung pinaalis yung nung umalis si Abraham ay umalis yung si Hagar at saka si Ismael, yung provisions na ibinigay ni Abraham is bread and ano water bread and water only, for a simple fact na siya ay mayaman, di ba meron kayong mga sabihin, meron kayong mga idea kung bakit ganon, di ba? Pero yung sa akin kasi nag-research ako kung bakit hindi niya binigyan ng maraming provisions, di ba? Sabihin yung ba't niya sabi nga nila binigyan ng caravan, di ba? Dapat binigyan niya ng maids o ng maids or slave along the way kung saan sila pupunta. Hindi eh, it was given a water lang and a bread, di ba? As a result of that, may consequences eh, di ba? Almost Ismael ay namatay, di ba? Halos ano siya, mamamatay na kung hindi nag-intervene si God, di ba? Kasi may parallel to sa 23 eh, di ba? Let's go. So sa 22 pala, oh, so eto na to. Now it came after these things. Yung sinasabing after these things, yun yung nangyari sa 21. Yung highlights nun, di ba? That God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Ma, he said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountain of which I will tell you. Okay, dito lang muna tayo sa 1 and 2 ha. So God, sabi doon, after these things, after nung nangyari yan, sa 21, tuloy-tuloy na to eh. Ano continuation to. And then God tested Abraham right away. Diba? Right away. And said to him, Abraham, take now your son, your only son. Diba? You will notice, take your son, your only son. So nawala rito siya, no? Ishmael. Si Ismael. Supposed to be, ano to? Si God na nagsasabi rito, di ba? Si God, di ba? Diba? Si God. Di ba sabi, he said, take now your son, your only son. Whom you love. Whom you love, Isaac. Bakit sinabi ni God nito na your only son, na nawala si Ismael? Bakit? Nasa kanya yung alian. Hindi ba ano? Hindi ba ino-honor ni God si ano si Ismael? No, I didn't. Ino-honor siya, di ba? Kasi dahil ito sa 21, sinave siya, di ba? Kaya lang ito in terms of the promise. Mm-hmm. Ha? Ito yung promise eh. Kasi yung mga guys ang mabigat to. Si Ismael is a product of ano, human intervention. Di ba? Samantalang si Isaac is a product of the grace of God. Di ba? Kasi yung mag-asawa, beyond na para sila ay magkaanak. Di ba? So yun yung ano dun eh. Yung difference nun eh. Di ba? And go to the land of Moriah. Okay. Yung Moriah, Loy, paka-explain where is Moriah. Moriah. Na ano nyo na ba? Na-encounter nyo ba yung Moriah na to? Mount Moriah. Jerusalem. Okay. Explain sa inyo ni Lloyd ito. Minsan na ano ako eh, namimix ako eh. Ang Moriah kasi Jerusalem talaga. Yung mount, ano ito, mountainous, ano yan eh. Andyan, dyan yung saan sinacrifice si Isaac. Dyan din ang temple na binild ni Solomon. Tapos nasira yun. Diyan din yung temple na ni-rebuild naman. And also, sino yung nag-rebuild doon? Si King Herod. Hindi, yung, so, before King Herod.
Oh, si Herod na sinira din ng mga Roman. At tapos, dyan din binild yung mosque. Doom of the Rock. Doom of the Rock. Tamami niya explain natin kung bakit doon binild yung Doom of the Rock. Ha? Okay, so yung ibig sabihin nilo, yung ano, historical kasi yung Mount Moriah, bukod sa dyan sinacrifice si Isaac, dyan din yung unang temple na binild ni Solomon. Ni Solomon. Dapat supposed to be si David. Kaya nga, kasi may kasalanan si David eh. Diba? Mm-hmm. So, ang inano ni God is yung hindi ka pwede dyan, yung anak mo na si Solomon. So, dyan yung unang temple. Mm-hmm. And then, isinira yan ni Nebuchadnezzar. Mm-hmm. Diba? And then, ni-rebuild yan. Diba? Ni-rebuild yan ng King Herod. And then, nasira uli yan. Ha? Yan yung ngayon na nasira. Nung nasira yan, nung nagkaroon na ng mga wars noon, dumating na ang mga Muslim, nag-build na ngayon. Isa kasi ang mga Muslim na kinonquer ang Jerusalem. So, binilt yan ni ano, ng nito, ng yung Doom of the Rock. Hanggang ngayon, nandun yan. Very tawag nito, landmark yan ng Jerusalem, yung Doom of the Rock. We'll show you a video, mami. Okay, balik tayo. Yan yung history ng Moriah. Mm-hmm. Diba? So, ang sabi niya, go to the land of Moriah, then offer him there as a burnt offering. So, pag sinabi niya, you offer him Isaac, ano ibig sabihin doon? What will happen to Isaac? Papatayin. Papatayin. So, papatayin. Diba? So, yung nasa isip ni Abraham, pag sinabing you offer him as a burnt offering, yung kanyang anak mo mamatay, si Isaac, your only son. Diba? On one of the mountains which I will tell you. And then, verse 3, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac, his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place which God has told him. Verse 4, on the third day, ibig sabihin, dalawang araw silang nag-travel bago nila nakita on the distance. Hindi pa sila nakarating. Ha? On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. So, hindi pa sila nakakarating. So, ang ginawa ni Abraham, so Abraham said to his young man, stay here. Pinaiwan niya yung dalawang, ano yun? Servant. Dalawang servant. Mm-hmm. Diba? So, hindi sumama doon sa Mount Moriah. Stay here with the donkey and I and the lad will go over there. And now, ilang taon si ano dito? Ilang taon si Isaac? Kung kukumputin niyo, ilang taon siya? Kasi hindi ba yung napapag-aralan natin sa Bible, ano, sa mga ayun, sa Sunday school, di ba? Yung mga, sa mga books na ganon, na yung pinipicture doon, si Isaac ay isang maliit, ano, parang ano lang, it's a boy. Di ba? Kasi sabi, it's a lad. Di ba? It's a boy. Pero iba kasi sa Hebrews yan eh. So, ay ilang taon niya sa palagay ninyo si Anja? Ilang taon si Isaac? Si Isaac, pinanganak ay, nung pinanganak si Isaac, si Abraham ay 100 years old. So, ibig sabihin, si Sarah is 90 years old nung pinanganak niya. Diba? Ngayon, si Isaac, ay si, sa chapter 23, si Sarah ay namatay at the age of 127 years old. Pag binasa niyo yung ano ah, 23. Yung 23 ha, namatay sa 127 years old. Now, sa palagay niyo, ilang taon si Isaac dito? Is it a boy? 'Di ba? Tingnan niyo ha. Kung siya ay talagang batang-bata pa, anong sabi rito? Ha? Stay here with the donkey and go over there and go. And Abraham took the wood of the burnt offering dun sa dalawang servant niya
and laid it on his Isaac, his son. Ibig sabihin, ang nagdala ng wood, ha? Ay yung kanyang Isaac, his son. Diba? Mabigat yun. Mm-hmm. And he took his son, the fire and the knife. So, eh, sa palagay nyo, anong ilang taon siya? Well, guess. 27. Ha? Kung kukumpitin nyo. 4 or 5? Ayun. Nasa teens. Nasa teens. Guys, imposibleng 4 and 5. Iyan ko lang doon. Do ah, 4 and 5. Doon sa first one kasi, Mike. Uh-oh. Now it came to pass after all these things. Marami na ang nangyari. Marami nangyari dyan. Oo. Hindi yung kinabukasan, tines siya. Hindi, marami nang nangyari dyan. Kasi, ano ko lang yan. I-correct ko lang yan. Kung kukumpitin nyo kasi, kung si Sarah ay namatay ng 127 years old, di ba? Tapos pinanganak niya ay 100 years old. Nasa 27, guys. Pataas. Kasi kaya na niyang mag... Ito, kaya na niyang mag-what ng wood. Yeah. Oo, marami yan. Marami yung wood yan. Kinuha niya doon sa two servants pa yung wood, eh. Ha? O, sa two servants, kuha. Mm-hmm. Hawak-hawak pa ng two servants yun, eh. Ha? So, hindi, guys. Ah, tama. Yung dinidefeat natin ng yung mga sa libro na siya ay maliit, it's really ano, hindi yun 31 pala. Yeah, nasa 31 pa siya. Nabasa mo? Oh, nasa ganon. Ang ibig sabihin, hindi kaya ako eh. Hindi, ito lang. Ang point ko lang dito, kaya ako pinag-aaralan natin kung ilang taon yan, kasi he has the mind to resist. The physical ability to fight against what gagawin sa kanya ng tatay niya. Medyo malalim guys, hindi ito kasimple lang yung para dun sa mga ordinary. Hindi siya lang. Batang niligay lang dun sa may burn offerings na tinali ng kanyang ama. Pwede siya tumakbo eh. Yeah. Mm-hmm. So, okay, tuloy natin. So 6, Abraham took the wood and the burn offering and laid it on Isaac, his son. And he took his hand, the fire and the knife. Diba? Okay. So the two of them walk on together. Medyo malayo pa yan. Kasi at the distance, sabi. Mm-hmm. Diba? On the third day. Ha? So ibig sabihin, buong on the third day, nag-ano sila? Ibig sabihin, naglakad. Ha? So the two of them walk on together. And then, nung naglalakad sila, Isaac spoke to Abraham, his father, and said, "My father," he said, "here I am, my son." And he said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?" So, anong ibig sabihin? Yung mangyayari kay Isaac, hindi alam nino. Ay, yung mangyayari kay Isaac, alam ba niya o hindi? Hindi. Hindi niya alam. So, ito pa, isang question. Sabihin, something to think about. Alam kaya ito ni Sarah? Hindi. Bakit? Hindi, hahabol-habol siya. No. Sa mother, oo. Natural sa mother na, ikaw papayag ka. Kasi ang tendency talaga ng mother to protect. Okay, we'll see. Mm-mm. Sige. Tingnan natin. May point kayo, di ba? Pero kung ikaw si Abraham, sasabihin mo ba sa ano? Kay Sarah? Di ba? Hindi. No. Kasi yung tendency, titigilin. Mm. Eh, pero sabi ni God eh. Hindi na. Ipigilan. Accomplice na rin siya. Di ba? Okay, something to think about lang. Discuss ulit natin. Okay. My father, here I am, and said, "Behold, where's the fire? Behold the fire in the wood, but where is the sa?" Ibig sabihin kasi itong mga sacrifices na ganito, it's being done during those days for the atonement, 'di ba? Ginagawa na ito. Marami, hindi lang sila ang gumagawa nito. Ha? Hindi lang sila. Ha? So 8, Abraham said,
God will provide himself the lamb, diba? For the burnt offering, my son. So the two of them walked away. Teka, I forgot nga pala dito sa ano. Teka, Loy, yung sabi dito. Ito. Itong ano, itong verse 5. Abraham said to his young men, stay here, dos dalawang servant and donkey, and I, the land, will go over there and we will worship and return to you. Nga? Yeah? Sabi niya doon sa dalawang servant niya, huwag kayong mag-alala. Pupunta lang kami doon. Diba? Tapos, pero paano nalaman ni Abraham na we will return to you. Babalik kami, dalawa kami yung babalik. Alam niya all the while, kaya sila umalis, pinasasacrifice nga si Isaac sa kanila. Si sa Abraham, kanya, ni Abraham lang talaga nakatawa. Oo, pinapasacrifice. And yung 3 days na nag-walk sila, iniisip na niya na patay na itong anak niya. Kasi talagang papa, yun yung death na talagang on the third day, di ba? Hanggang 3 days na naglalakad, nako itong anak ko, di ba? Yung the promised son, 25 years kong hinintay, kukunin ng Panginoon. Pero ano yung nasa isip niya? Bakit siya mag-obey? Diba? Eh, wala pang anak, wala pa asawa si Abraham, si Isaac, wala pa rin anak. Asan yung descendants na pinapromise, diba? Okay. So, ito yung nga yung test ng maturity ng faith natin, eh, diba? Dito na naglumabas yung faith ni Abraham. Kasi sabi, diba sabi ni God, you will be, kasi descendant of many nations. Tapos, binigay niya si Isaac, diba? Binigay niya si Isaac, di ba? Nung sabi niyang isa-sacrifice, ibig sabihin, mamatay si Isaac. So, the covenant is finished. Di ba? Yung sinabi niyang, take your son and offer him as a burnt offering, is when mamamatay si Isaac. So, paano na yung covenant niya? Paano na yung covenant ni God? Di ba? Parang, guys, yourself in the shoes of Abraham. Halimbawa, may promise siya, you will promise siya, meron siya, bibigay sa iyong son. So, you will be promised na you will be the father of a nation. Ngayon, dumating naman itong verse, itong chapter 22, sinabi ni God, punta ka rin niya, yung burn, gawin siyang sacrifice, sabihin, mamamatay. Diba? Mamamatay, ibig sabihin, mamamatay talaga si Isaac, yung promise niya. So, mawawala na yung covenant. Oh, wala na. Ang isipin ko doon, kung sa akin mangyayari ito, ang isipin ko doon, kung itutuloy ko, nimbawa, itutuloy ito, sabihin, magtatanong ko kay God, Lord, paano na yung covenant natin? Sabi mo sa akin, you will be, I will be the, ano? I will be the father of my son. Patay na. Diba? Pero this time, si Abraham, hindi siya nagtanong ng gano'n. Nag-obey lang siya. Ibig sabihin, yung faith si Abraham, nakabanata. At speak. Diba? Kasi kung sa atin itong mangyayari, hindi ko alam kung magagawa ko ito. My own design. Si Lord. Diba? Tapos sabi ni Abraham said, God will provide himself sa verse 8, the lamb for the burnt offering of my son. So alam na ba ni Abraham dito na God will provide himself the lamb? Bakit niya nasabi to? Bakit? Ano yung Abraham? Bakit niya willing to give up si Isaac? Ang sakit eh. Diba? Sinabi na ni God sa kanya, take up your son. Diba? Your only son.
anak-anak mo to eh. Nag-iisa mo anak to, 25 years mo to. Ibigay mo na ilang taon. Diba? Oh. Whom you love, take note yung ito ha, whom you love, first time na minention ang love sa Bible. Dito sa verse 20, dito sa chapter 22, verse 2. First time na minention ang love. Ito yung love na gusto ni God sa atin. Ito yung example na you're willing to give up your son. Diba? Whom you love. Diba? Tapos si Isaac. Diba yung... Grabe. Yeah. Oo. Yeah. Ito inisip ko nga pala. Itong verse 8. Abraham said, God will provide to himself the lamb. Ang ibig sabihin niya, yung sinagot lang niya kasi si ano eh, si Isaac eh. Sabi niya, hindi niya naman niya sinabi na siya yon. Di ba? Hindi sinabi sa kanya na si Isaac yun. Kasi kung babasahin natin to, ang interpretation natin, yung lamp na eh, yung sabihin, yung ram eh. Hindi eh. At this point, si Abraham, hindi pa pala niya alam na merong mangyayaring ram na dalat din na another sacrifice. Sabi lang niya ito, provide himself the lamb, pero ang nasa isip ni Abraham dito, sino? Si Isaac talaga. Si Isaac talaga. Ha? Si Isaac. I-obeyed lang talaga. I-obey niya talaga for the burnt offering. Although nasa at the back of his mind, anong mangyayari sa promise ni God, yung covenant natin, di ba? Pero sumunod siya. It's diba? He just obeyed. He just obeyed. Disobeyed because pahala ng Lord sa covenant nila. Parang in your faith, sabi nga ni Maricel kanina. Okay, let God do the all the consequences, di ba? Si Maricel kanina. Meron na siyang belief kay Lord eh. Yeah. Pero, sinabi nga ni Maricel kanina, sino ang Isaac sa buhay mo na gustong tanggalin ng Panginoon? Diba? Maganda yung sinabi ni Maricel kanina kasi lahat tayo ganun eh. Okay, let's continue. 9. Then came the place which God had told him. Ayan, dumating na sila. And Abraham, okay. I-imagine nyo to guys ha. And Abraham built the altar there and arranged the wood. Oh, so siya nag-arrange ng wood ha. And bound. What do you mean by bound? And bound is an Isaac. Pinali na niya. And laid him on the altar and on top of the wood. Anong ginawa? Ano, Yanky? Itinali. Ginapos. At saka pinahiga na siya. Okay. Ilan taon si Isaac? 27 o 30. Maski nga lang 17 years old. Kayang-kaya yung 130 years old na Abraham. So imagine niyo, hindi kasi inanrito eh, hindi nag-wrestle pa si Isaac. Hindi. Yeah. Hindi siya nag-resist eh. Hindi nga tumakbo, di ba? Hindi siya nag-resist kahit naman sa salita. Parang, wala ata ako nabasa na, no, dad, don't kill me. So, ano yung makukunclud niyo rito? Ano yung makukunclud niyo kay Isaac naman? Parang lahat sila nag-honor kay Lord eh. Pero si nag-obey siya sa tatay niya eh. 'Di ba? Yeah. Nag-obey siya sa tatay niya na. Yeah, oo. Alam kaya ni Isaac na he will be a father of many descendants too. Sinabi rin kaya ng mga magulang niya sa kanya. Ang ano, masyadong mabigat ang kay si Isaac, ano? Nag-inference lang tayo eh. Pero yung pangyayari, wala siyang resistance eh. So, talagang God's ano talaga, yung ito ang yung mangyayari. Parang yung pagpapalaki ni Abraham. No. Talagang nakita siguro naman nila yung pagbabago ni Abraham, di ba, yung transformation,
Kaya sumusunod siya. Yung respect ni God, respect niya sa ama niya, nakikita niya kasi yung respect ni Abraham kay God. Model. Kaya ko si ano Abraham talaga ano magaling na ano na father sa ano. Kasi yung kabag, pagdating nung kay Ishmael eh, nung pinapalayas ni Sarah si ano eh yung mag-ina eh. Mabigat diba, sabi sa puso niya. Abraham grieved greatly. Diba? Na ano siya eh, na sobrang nalungkot siya eh. Eh ito natin naman, ituloy natin. And Abraham stretched out his hand. Ginanun na. Tinanong ko nga kay Loy kalina, talaga ba itinaas ni Abraham yung kanyang kamay? Diba? Stretch mo gaganon ka, hindi naman ganyan. Diba? Hindi stretch na ganoon. And took the knife to slay his son. Ganun. Because he is obedient. Yeah. I think yun ang number one ano niya eh. Obedience. Yeah. And he knows that God. Yeah. Kaya nga alam niya yung promise ni God. So, sinusunod lang niya. He is just by faith nga. Di ba sa Hebrew? This is by faith lang niya sa kanya. Guys, this is easily said than done. Kasi human... It's difficult to interpret. Human alam being kasi ito eh. Human being. This is a human being. Kasi... Dati ang sinasacrifice nila Abraham, kasama rin siguro yung hayop. Hayop. For this time, this is different. Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ito na yung peak ng, yung peak ng faith ni Abraham. This is it. Bakit kailangan i-test ni God si Abraham? Kasi pagkatapos nito, magkakaroon na ng nation of Israel. Magkakaasawa na si Isaac ng ano? Magkakaasawa na siya kay Rebecca and then magkakaanak sila si Jacob tapos magkakaroon ng 12 sons of Israel kasi magkakaroon na ng Israel. Ha? So kailangan i-test ni God ito kasi gagamitin niya talaga for si Abraham eh. Parang sa atin guys, God will always test us kung tayo ay gagamitin. Kung tayo ay paggagamit. Hindi tayo gagamitin ni God unless we see in ourselves na we really, our faith is what? Tested. Diba? Hindi tayo pwedeng maging a baby Christian lang para magamit ni God. Fully sa kanyang ano ha. Yung talagang yung purpose natin. Yung purpose na sa so kailangan untesting talaga, 'di ba? So okay, 'di ba? Tama, obeyed, 'di ba? Kaya lang gusto ko lang ipakita sa inyo is not uneasy. Kasi pag binabasa lang natin tong diretso, kawa nung unang binasa ko ito, parang napakasimple sa akin, 'di ba? Pero kasi napag-aralan na natin yung buhay ni Abraham eh. 'Di ba? Yung saan sila galing, yung mag-asawa, yung mga challenges nila, 'di ba? Bago sila magkaroon ng anak na Isaac, yung inintay nila. 'Di ba? Ang daming ilang taon nilang inantay ito. 'Di ba? Hindi nga sila niniwala, tinatawanan nga nila si God eh. Now this time, God said, kill your son. Siguro, this, God also put it in their hearts. That's the same way that God also gave His only son. Diba? Yeah. God also sacrificed His only son. Mm-hmm. Yan yung parallel sa ano sa New Testament. Tama, Bella. Yeah. I'm just trying to impose to you. Si Abraham na this is not just an easy for him. Di ba? He obeyed pero syempre it's not an easy for him. Di ba? Kasi this is the only son. Okay, verse 15. Lagi na lang ganito, and the angel of the Lord called to Abraham the second time from heaven and said, and then nandito pala tayo sa ano? And then 13 lang pala. 13, then Abraham
raised his eyes and looked, behold, behind him a ram. Ano yung ram? Sino ba nagsabi? Nagtanong na ako yan eh. What is a ram? Male sheep. A male sheep. Okay. Thank you. A male sheep caught in the thick by his horns. Diba? So, ayun na yun. Diba? So, when he raised yung niya yung knife, ayun na. Nag-intervene na si God. Okay. Iano ko lang sa inyo, mamaya to. This is ito, guys. May parallel ito kay Agar at saka kay Ismael. Ha? Mamaya. And then 15. Then the end, and then and Abraham took the ram and poured it up offering in the place of his son. So nagmamadali siguro si Abraham dito, no? Siguro siyempre kinalagan na niya yung kanyang ano eh, kasi ina niya eh, ginapos niya eh. So kinalagan niya, kinuha niya, and then Abraham called the name of this place, the Lord what will provide. Lagi nating inaano yan, nasabi, the Lord will provide. This time, iba itong pinorovide ng Lord. And as said to this day, in the mount of the Lord, it will be provided. Diba? So, ituloy na natin. Then the angel of the Lord, 15, called Abraham a second time from heaven and said, by myself I have sworn, declared the Lord, because you have done this thing, diba? This time the Lord, sabi niya, I swear, you have done this thing, I have not withheld your son, your only son, indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of heaven, and as the sun which is the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. Now this time, Abraham passed the test. The test of faith of his maturity. Diba? Kasi ano yan eh. By this time, yun na. And then I will greatly bless you. Yan na yun. Yan yung by myself I have sworn. Bilang nyo, si God, I will sworn. Nag-sworn siya kay Abraham. Diba? Kasi hindi naman nga naman, diba? Kasi hindi talaga madali ito. Hindi ito, ano, a simple task na ginawa ni Abraham. 18, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. So, ito na yung pinramis ni Abraham dun sa ano? Dun sa dalawang servant niya. So, Abraham returned to his young men and they arose together to Beersheba, and Abraham lived at Beersheba. Guys, naalala niyo ba yung Beersheba? Kung saan yung Beersheba? Ha? Minensyon sa 21 yan, sa chapter 21. Naalala niyo yung Beersheba? Kung saan? Sino nakakaalala? Bakit siya nandun sa Beersheba? Ba't siya nag-return doon and went together to Beersheba? Bakit hindi doon sa Hebron? Doon siya dati eh. Diba? Alam niyo ba yung Beersheba? Yung Beersheba well? Di ba nung pinalayas si Hagar and taka si ano? Ismael. Si Ismael. Di ba? On the wilderness. Doon sila napunta sa Beersheba. A well. Oh, doon sa well. Di ba? Yung gusto kong i-point sa inyo, may parallel yung Genesis 21 sa 22. Di ba? Yung Genesis 21, one of the story of that is Hagar and Ishmael. Di ba? Sa 22 naman, si Abraham and Isaac. Di ba? So, anong parallel nun? Both the son, Ismael, and Isaac is about to die. Hindi niya na ano? Di ba? Si Ismael noon, di ba? Ano ba yung sabi ni Hagar?
Lalayo siya, ayaw niyang makita. Kasi nagutom, mamamatay sa gutom mamamatay sila. Mamamatay sa gutom, di ba? Naubusan na sila kasi pagkain. Guys, kasi naman talaga, hindi ko, hindi makaget over. Kakarampot lang naman kasi yung ibinigay. Baon, oo, yung baon. Oo, kakarampot lang naman talaga, yaman niya. Hindi, diba? Pero alam niya na God will provide. Ay, ito pa. Tapos, nung talagang mamamatay na si Ismael, and dun, si Isaac yung talagang itinaas ni Abraham yung ano, ano nangyari? The angel of the Lord came. It's the same angel. Diba? So may parallel yan guys eh. And then, yung ano naman, si Sarah naman, diba? And then God opened the eyes of Sarah. Tsaka nakita niya yung well. Hagar. Ay, si, ano, si Hagar. At saka lang niya nakita niya yung well. Meron palang well doon na andun na pala yun. Ang lapit-lapit lang. Oh. Diba? That saved the life of the two. Diba? On the other hand, dito sa chapter 22, when Abraham lifted his eyes, yun, he was about to, ano, ayun na, meron na silang ano. Nakitang ram. Ram. They were both saved by God. Diba? Ano yung makikita nating lesson doon? Ha? That God is the God of everybody. Even Ishmael is the slave. Ano? Na he is the son of the slave. Tapos si Isaac is the promised son. Diba? Both, diba? Both the God, sinave niya yung dalawa. Diba? Sinave niya yun. Diba? Actually nga, sabi ng mga Bible scholars, itong si Ismael kasi, dahil nga siya ay yung tawag nito, parang orphan, naging ano siya, naging malapit siya sa mga orphan at sa mga widow. Ha? Mm-hmm. Kung papasahin niyo yung mga New Testament na ano, laging inaano doon ng ano ng sa mga during that time na tinetake care ng church ang mga widow. Ha? Remember that, Rosette, kung nabasa niyo yon, na kung mayroong widow doon sa church at walang trabaho, ang buong church ay tumutulong para tulong dito. Mm-hmm. So the God that we are serving is the God for everybody. Hindi lang dun sa mga Hebrew. Diba? May parallel yung dalawa eh. Diba? So yun. 20. Now it came about after these things that it was told Abraham, behold, okay, my Milka also has born a child to your Nehor. Ano naman ang connection nito? Bakit nagkaroon ng ganito? Di ba? Now it came about these things, yung nangyaring yan kay Abraham and Isaac. It was told Abraham saying, both Milka also has, wala. Let me explain mo bakit na ganito. Sandali, ano, wala. Kapatid ni Abraham. Ano? Nahor, di ba? Oh. Nagkaanak na rin. Yeah. So bakit? Bakit itong merong genealogy rito? Bakit? Dumami na yung mga tao. Tapos? Tapos? Bethuel became the father of Rebecca. Sino si Rebecca? Magiging asawa ni Isaac. So sabi nito si Milka has born a children to your brother Nahor. Tatandaan nyo ha, di ba? Si Tera, ang tatay nila, tapos ang anak ni Tera ay si Abraham. Si Nahor, sino pa isa doon?
Okay, ano mga yung natin? Teka. Ang daming mga pangalan, hindi na maalala. Oo nga. Ito, ito. Ito medyo magandang ano. Family tree. Who's the firstborn? Basi. Claro? Kita nyo na. Beth will become the father of the daughter. Okay, si Abraham. Kamag-anak sila. Yeah, si, eto si sila. Tera, yung father nila. Si Isaac, pinsan niya si Rebecca. Eto si Nahor, Milka, si Haran. Okay? Si Isaac, na pangasawa niya, si Rebecca, pamangkin niya. Kasi ang ano ni ano Abraham, si Nahor, di ba? May anak si Nahor na si Bethuel. Yung anak ni Bethuel, si Rebecca, at saka si Laban. So, ang napangasawa ni Isaac, pamangkin niya sa, sa kanyang tiyuhin. Sa kanyang tiyuhin. Okay. Ganun ang ano. At least medyo malayo-layo na. Ano, hindi, pamangkin niya sa pinsan. Sa pinsan. Yeah. Pinsan pa lang. At least okay na yun, malayo-layo na. Tapos si Tara, di mo, si Abraham na... No choice naman sila, di ba? Dahil sila yung unang mga tao doon. Wala pa yung masayro. Wala pa yung masayro na nagbabawal. Wala pa. Walang effect sa ano sa genes. Oh, during that time, wala pa. Okay. Di ba? Kasi hindi pa sila masyado halo-halo siguro. So, ano okay na, na ano na natin ha? Okay. So, yung, ay, yung 22. Ay, dyan na sino Joey. So, 22. Ay, 22, nagtatapos yan do sa genealogy, no? Mm-hmm. Pero kasi, kaya yung nga sinabi ko sa inyo, teka. Balik tayo. 22. Madali lang, ha? Madali lang. Teka, bago muna tayo mag-22, kasi inano naman ni Mike yung parallelism ni Ishmael at saka ni Isaac, di ba? Ang parallelism naman ni Isaac life sa picture naman ni Jesus sa magklaro na, ano ito, both were loved by their father, di ba? Mahal na mahal ni Abraham at isa sacrifice. Both offered themselves willingly and both carried wood up on the hill of their sacrifice, di ba? Pareho nilang kineri yung wood sa likod nila and both were sacrificed on the same hill. Natuloy nga lang yung kay Jesus. Natuloy yung din yung birth sacrifice ni Isaac, although God provided a ram for a sacrifice. And on that same hill, God provided the Lamb of God for our sins. So, and both were 30 years old something. Hindi coincidence yun, ha? Yung Moraya, 33. Na, yung Moraya, doon sinacrifice si Isaac, inano yung temple, and then doon din namatay kaya lang dito sa, if you read the Bible, wala kasi masyadong sinabi about reaction ni Isaac. Yeah, wala. Oo. Yun nga yung ano. So, just interpret. O, yun yung mag-iisip ka, na bakit walang reaction, and nasa age na siya. Or it was not written. It was not written about wala. Yung reaction ni Isaac. Kumbaga, he willingly submitted. Just like Jesus. Antindi nung kanyang ano, antindi nung paniniwala niya kay Abraham sa tatay niya. Believe na believe siya. 'Di ba? To the point na hindi siya nag-resist. Siguro hirap ng ano eh, hirap ng kasi ang promise ni ang promise ni God 'di ba kay Abraham na dito kay Isaac manggagaling yung descendants. As big as men as the stars, siguro at the time talaga naniniwala rin siya na mag-re-resurrect rin siya.
gaya yan ang paniniwala ni Abraham na magre-resurrect si Isaac. Pero at that time, di ba sinabi mo sa kanya, at that time, wala pang resurrection. Walang resurrection noon. Wala pang tao na namatay na binuhay. Pero yun yung paniniwala ni Abraham at ni Isaac. Diba? Kapag yung trust niya kay God. Yung trust niya kay God na kay God nga, ang yung ganun siguro, yun ang eh, wala namang sinabi. Maybe told Abraham told his son Isaac yung promise ni God. Ganun. Ang ano, no? Ang hirap isipin kung ikaw si Isaac, ano? Kung ikaw ang isasacrifice ng tatay mo. And you are at the right age to resist. Diba? And you have the physical capability. Kasi those were different times. Parang gano'n. So, iba mm-hmm. kasi yung panahon doon eh. Dati na yung culture and all. Mm-hmm. Ano? Yeah. At saka isipin mo ha, yung kunyari, ako, di ba tayo believe na believe sa faith ni Abraham? Believe din ako sa faith ni Isaac talaga. Na-admire ko talaga yung faith niya. Kung siguro, when God talked to Abraham, and Abraham talked to Isaac, di ba? Imagine mo sa Isaac asking his father, na dadad, teka muna, ano yung ulit sinabi mo? Pupunta tayo to sacrifice? Nevertheless, naging obedient siya. Diga, di ba? Allowing himself to be yung itali. Bound. Di ba? Doon lang yung nalaman nung pinaw siya. Yung itali siya, o ako pala siya. Yung isa-sacrifice. Nung itinatali siya, pwede na siya magpumiglas eh. But he didn't. Di ba? So, makikita na mo na ang hindi sila naniwala silang dalawa sa promise ni God. Yung promise ni God yung inano nila eh. 'Di ba? Eh tayo kasi 'di ba, minsan okay, we know the promise but we know the promises of God pero hindi natin i-expect na gagawin ni God. 'Di ba? So, kailangan ano? Yung time na yun kasi eh, 'di ba? Iba yung time ngayon eh, masyado time. Masyado tayong ma-question ngayon. Masyado tayong ano yun, malogical, mga ganon. Yeah, I understand. Kaya mga tao noon, they just accept or I don't know, maybe God put it in their heart and mind. Mahirap intindihin. That is faith talaga. Pero wag niyo sabihin na God will save my ngayon ha. Kung kunyari kasi may nangyari na yan eh. Ina-expect ng isang father sa Texas na i-save yung kanyang i-resurrect din yung anak. Wag naman tayong ganoon. Ano naman kasi ang Lord, meron naman siyang will, general will at saka specific will. So, if we read the Bible, as of now, no? Makikita mo ano yung mga general will niya, may will siya sa lahat ng mga bagay sa atin. And then we have meron sa mga specific will din. So, those are the things that we have to find out. Pero may purpose kasi siya for that person. Ewan ko kung anong purpose niya dun sa Texan na sinasabi mo. This one, talaga may purpose si God for Isa. Diba? Sa akin yung ginawa niya kaila Abraham? Di ba? Test. Sinabi niya, iti-test. And nakita niya yung ano. Kaya nga meron tayong mga test eh. Yeah. At ang dami ng pinagdaanan ni na Isaac na Abraham para maniwala. Imagine ha, 90 years old si Sarah at 100 years old si Abraham. Imposible na talaga magkaanak. Di ba? Yun na lang, di ba? If God can do that, God can raise my son from the dead. Kasi at may promise siya, magiging father of many nations. Di ba? Ano lang siya eh. Kasi God has to manifest His power. His sovereign power. Palagi niya pinapakita yan all throughout from Genesis hanggang Revelation.
parang yung mga incidents. Parang guys, diba? Yung sa atin ngayon, pinaramis ni God na parang, we will come again. Diba? Kukunin niya tayo before the ano, before the tribulations, di ba? So yung ating nararanasan tayong mga Christians na mapaghihirap na gano'n, parang ganun din, we trust, di ba? We trust God na darating ang panahon na we will go to heaven. Trust and obey and let the God do all the consequences. Kasi kung you trust a person, ano, bahala ka na dun sa consequences na mangyayari, di ba? You just obey. O, like, sabi mo yung sa mga magulang lang natin, o, tayo pa namili ng eskwelahan kung saan tayo mag-kinder? Hindi naman eh. Pwede ka muna. Tapusin diba? Mo na. Kasi we trust our parents. O, don't come ka. Pwede mag-aral. O. Mag-move on na tayo, mag-move on na. Bakit I will just look at this verse, this scripture, as an example of faith, trust, and obedience. Because you cannot obey if you have no faith. You cannot trust if you have no faith. So when you trust and when you obey, you will leave everything to the Lord for any of the consequences that will happen. So ganun ang sa akin nun, I look at this one, it is a very positive story. There is nothing to infer what they think, what they thought at that time. Sa akin, it is very clear that there was no resistance, they just obeyed. And there is a reward for obedience. Okay. Ito mo ang reward niya. Oh, mag-ano kayo, multiply na kayo. Diyan yung ano, multiply your seed as the stars of heavens and as the sun. Yeah. Nasa chapter 22 na tayo. Teka, sandali ha. Kukunin ko rin. 23 pala. Sorry. Alisin ko ito yung junior. Hi, Ruvs. Nakasunod ka ba? At si ano, andyan si ano, si Joey. At saka si ano, andyan na. Ayaw nga. Si Joe, si ano, Joe. 23 is a very simple ano chapter lang. Na maiksi lang to, kaya... This is about real estate. the death of ano? Yeah. The death of Sarah. So, saan nag-stay si ano? Si Abraham? After that, sa? Beersheba. Diba? Okay. Tingnan natin. Beersheba. Tignan natin kung saan namatay si Sarah. Kiryat Arba. Okay. Hebron. 23. Okay. Now, Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. Sarah died. Namatay siya. In Hebron. In Hebron. Kiryat Arba, that is Hebron. Diba? In the land of diba? So, and Abraham went to mourn for Sarah and to wait for her. So, what do you think is this? So, nung namatay si Sarah, nasaan si Abraham? Beersheba. Probably nasa Beersheba. Diba? Pwede andun din. Hiwalay sila. Magkahiwalay sila. Mm-hmm. Bakit? Bakit nag-stay sila? Long distance love affair. Puso na nun. May LQ sila. Because of? Hindi rin natin alam eh. Hindi naman very klaro dito sa ano eh. Hindi very klaro. Hindi klaro. Pwedeng... Basta ganun. Basta ganun. Diba? Kung anong reason, pwedeng because of Isaac o yung kamontik ng sacrifice, hindi maintindihan ni Sarah. Ako din, hindi ko maintindihan mo. Ang ano lang dito kung si Sarah. Kasi they returned, diba? Then they set off together sa Beersheba, doon sila. Hindi ko lang alam dito kung alaman ni Sarah na nangyari doon sa sacrifice kay Isaac. Not mentioned. Mm-hmm. Not mentioned. Siguro hindi mahalaga. Mm-hmm. Verse 3.
Then Abraham rose from before his death and spoke to the sons of Heth. Okay. Heth. Ano yung mga Heth? Dahil pakiano yung aking mga. I-explain ko sa inyo yung mga Heth. Yung mga Hittites. Di ba? Saan galing yan? May bury my dead out of my sight. Kasi gusto niyang bilhin, di ba? No. Parang pinapayagan na siyang free. Libre niyang i-allow, in-allow nila na ma-bury si Sarah dun sa kita niya na? Gusto ni Isaac Abraham bilhin. Si Heth ay anak ni Canaan. Kaya merong Canaanites eh. Ngayon, kaninong anak si Canaan? Yan ang anak ni Ham. Ang father ni Canaan is si Ham. Diba? Sino si Ham? Isa sa mga ano? Si Noah. Noah. Okay. So yan yung line ni Ham. Ha? Yan yung wow. Ay nila mga Sodomites, si Heth. Diba? Ang tawag dyan ay Hittites. Diba? Ganon dinatnan ni Abraham yung ano doon, yung sa Israel, dinatnan niya yung mga Canaanites. Diba? Doon nagsimula yung mga nations. Remember, diba? Kiners ni Abraham tong ano, anak ni so, mga... actually, interwine sila, magkakaasok talaga. Isang family tree. Isang family lang na nag-aaway-aaway. Oh. Okay, balik na. Okay. Na. Okay, then. Sabi sa verse 4, I am a stranger, sabi ni Abraham, in a sojourner among you. Give me a burial site among you that I may bury my dead out of my sight. The sons of Heth answered Abraham, saying to him, hear us, my lord. Ang tawag nila doon, kasi famous na si Abraham eh. Hear us, my lord. Small capital, L. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choices of your grave. Sabi niya, mamili ka kung saan mo gusto. None of us will refuse you in his grave for burying your dead. 7. So Abraham rose and bowed to the people of the land. Customary yan. Ha? Kasi ano nga, foreigner si Abraham dito eh. Diba? Nakikiusap lang siya. Although mayaman siya. He bowed to the people of the land, the sons of Heth. 8. And he spoke with them saying, maraming tao to ha, if it is your wish for me to bury my dead out of my sight, hear me, and approach Ephron, the son of Sohar, for me. Explain mo nga si Ephron. Si Ephron, siya yung may-ari ng bibiling lupa ni Abraham para doon i-vary si Sarah. Ha? Si Ephron, anak siya ni Sohar. Okay. Si Sohar, hindi ko siya kilala. Diba? That he, so, that he may give me the cave of Makpelah. Okay. Laging noong panahon, nasa cave. Ang burial sites. Ang burial site doon. Which, napag-aari ni Ephron. Sabi niya, ha? Which is the end of his field. So, nasa field siya. So, ang bibilin ni Abraham dito, yung buong field, kasama yung cave. Ha? Kasama yung cave. Diba? Guys, itong at this point, as this point, yung no, itong chapter 23, it is parang it is just an information. 'Di ba? Ganun naman ang Bible. Descriptive 'to, ha? Hindi ito prescriptive. Kasi ganyan talaga yung Bible para malaman natin na ang Bible is not just a fantasy book. It is a real book. Diba? Kapare sa halimbawa, i-explain ko lang sa inyo. Kasi in-explain na rin ni
ni Pastor Peter. Halimbawa, yung David, tsaka ng life ni Solomon. Life ni Solomon, di ba, ang dami niyang asawa, di ba? Minsan may nagtanong sa inyo, bakit ganun ang mga tao doon? Ang daming asawa, di ba? Yung bakit nilagay ng Bible yun? Kasi it is a descriptive. Kasi nangyari eh. Pero hindi piniprescribe ng Bible. Hindi piniprescribe ng Bible na gayahin mo. Di ba? Ganun yun. Di ba? Basta inilagay lang dyan ng Bible, it is a descriptive. Kasi nangyayari. Nangyari. Diba? To prove that there are real persons in the Bible during that time. Hindi ito kathang isip. Diba? Abraham is not a kathang isip. Diba? Sabi niya, oh, verse. Now, Now Ephron was sitting among the sons of Heth, and Ephron the Hittite answered Abraham in the hearing of the sons of Heth, even of all who went in the gate of his city, saying, "No, my lord, hear me. I give you the field, and I give you the cave that is in it, in the presence of the sons of the people, I give it to you. Bury your dead." Binibigay. Binibigay. Pero kunwari lang yun. Kasi alam niya, kahiyaan. Hindi tatanggapin ng buyer yun, di ba? Hindi, na walang bayad. So, so magsasuggest, later natin, magsasuggest ng ano. Oh, sige. Real estate. Saan ba yun? And Abraham bowed before the people of the land, and he spoke to Ephron in the hearing of the people of the land, saying, "If you will only please listen to me, I will give the price of the land. Accept it from me that I may bury my dead." Then Ephron answered Abraham, saying to him, "My lord, listen to me. A piece of land is worth 400 shekels of silver. What is that between me and you? So bury your dead." Abraham listened to Ephron. Abraham weighed out for Ephron the silver which he had named in the hearing of the sons of Heth, 400 shekels of silver, commercial standard. Okay. Ito kasi, yung di ba, nagsasuggest yung seller ng price na sasabihin niyang fair market value, pero sobra-sobra to. Kasi, alam niya na tatawad. Tatawad, di ba? Tatawad. Si Abraham, napaka-generous niya with his dealing with Ephron, hindi siya tumawad. Kasi mahal niya si Sari. Bakit niya tatawaran yung burial site ni Sara, di ba? So, ito yung the only piece of property na may title si Abraham. Ayun. Pwede yung ano? So, it was deeded to Abraham. Oo. Okay, so ano nangyari? So Abram's field, which was in Machpelah, which faced Mamre, the field and cave which was in, and all the trees which were in the field that were within all the confines of its border were deeded over to Abraham for a possession in the presence of the sons of Heth before all who went in the gate of the city. After this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah, facing Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan, to the field of the cave that is in it, were deeded over to Abraham for a burial site for the sons of Heth. Ano lang yan, guys? Yung 23 is actually descriptive. Pinakita lang yung pagmamahal ni Abraham kay Sarah. Diba? So, binigyan niya ng magandang burial si Sarah. Dito rin binary si Abraham, ha? Yeah. Sa Genesis 25:9. Matay dyan din pati siya. Pati si Isaac and Rebecca sa Genesis 49:31 naman. At si Jacob din, Berdea, sa Genesis 49:31. Kung baga, ano to, guys, isang, tawag to, great book of the patriarch. Isang Loyola. Bumili sila ng isang block. Mm-hmm. Di ba? Pero ito hindi Loyola, heritage to. To. Mahal to eh. So that's it. That's yun lang yung 23 actually. Mm-hmm. It is very descriptive.
Ang highlight lang natin is yung 22. So, before the application natin, pwede mag-picture taking muna tayo? Allah! Narapahan. Picture taking tayo. Ah, saan si Beth? Wala? Joey? Ay, Mel! Andiyan pa si Mel. Ay, si Beth, oh. Okay. Ah, saan si Ric? Tessie? Ay, si Lito? Andiyan si Lito? Nandito. Nakikinig. Ayaw makipag-picture taking? Sige, ito. Ayan. Ayun. Ayun. Teka. Ayun. 1, 2, 3. Okay na. Okay na. Thank you. Since ano, Joey, mamaya ikaw ang ano, closing prayer, hindi mo na naman naabutan yung... Iba na lang. Umattend sila ng retreat. Sa inyong hindi okay. Mag-attend ng retreat, magpa-plano kami ng... Magpaplano ang CCF Katipunan ng retreat. Please do attend. Basta hindi ko nakaka-attend. Yes, sir. Amen. Yes, pa. Life retreat, oo. Okay. Unahin natin si Tessie sa kanyang ano ang take mo dito sa life ng Nina Rebecca. Nina Rebecca, tuloy ako. Nina Abraham Isaac dun sa great sacrifice na ginawa. Si Abraham, very obedient kay God. Kung ano yung sasabihin ni God, pinakikinggan niya at ginagawa niya. Ngayon, ganun ang relasyon ni Abraham kay God. Kaya nga, di ba, oh, ganun na lang ang relasyon ni Abraham kay God. Na hindi siya nagda-doubt. Hindi mo nakikita na may doubt. Binibigay niya kay God yung option na gawa ng paraan kung hinihingi yung anak niya, ibibigay niya parang ano nga eh, parang it's more of hindi niya ginagamit yung isip niya. It's more of ginagamit niya yung heart niya eh. Kasi kung gagamitin niya yung isip, yung mind niya, yun nga, he would think, bakit ko ibibigay si Isaac? Pagka binigay ko, de, sino pang magiging heir? So, it's more of he was doing his, parang nauuna ang heart. Nandun yung, parang katulad yung sinabi ni God, why he chose David? Because David was always, had a heart after God's heart. So, kay Abraham, nakikita na rin natin sa kanya yon. His heart was after the heart of God. Yan lang. Sinong gusto mag-add? Nag-progress si Abraham, ano? Ang galing kasi na kanyang before, transformation. Kasi before that, nagkaroon na naman siya ng kasalanan kay Abimelech, di ba? Mm-hmm. Pinakilala na naman niya si Sarah na hindi niya asawa. Kapatid diba? Na naman. Kapatid na naman. Mm-mm. And then, yun yung chapter, hanggang? 19 ata. Okay. Mark, ikaw, anong ano mo? Mark? Apo. Sa akin naman po, ganun siguro talaga pag ano yung normal sa magulang, basta yung heart mo is yung tao na nagsisikap na mag-follow kay Lord is susundin yung pwedeng hilingin ni God sa iyo. Pero dahil tinetest lang ni God yung kanyang heart sa kanyang isipan niya, kaya sa bandang huli naman, ni-reveal ni Lord yung kung ano man yung talagang hindi naman talaga dapat mangyari. So maganda rin po yung ano, kahit papaano isa, magpasubmit kay Lord. Pero tingin ko, tama din siguro, medyo
pwede mag-isip tayo. Pero may ibang sumasagi din sa isip ko na siguro yung specification na nangyari sa kanila ay para yun sa kanila, sa story nila, na para ma-learn din tayo ng mga bagong henerasyon. Tapos, normal na iba rin yung pwedeng i-allow naman na ibigay ni Lord sa atin, gamit din yung ibang mga specific na pwedeng ma-experience natin sa buhay, na dapat patuloy din tayo mag-trust pa rin kay Lord. Na kahit minsan feeling mo, baka hindi, pero yun pala, kailangan lang mag-trust lang pala ako o tayo kay God. Yun po. Thank you. Thank you po. Matagal na namin dinarinig si Grace and Marlon. Marami naghihintay sa inyong panukala. Ako po, ano lang, maiksi lang po. Ano po? Yung meron pong reward talaga sa pagsunod. Oh, yun lang po isa. Kasi naman. Ito naman si Marlon. Ikaw, mahaba dapat. Ako po naman, no? Siguro po, ano, in terms of ano obedience, eh, no? Yan po pinag-usapan po kasi natin. Siguro po, ano, nung panahon na yan, parang yung ano po natin kanina, nagkaroon, parang nagkakaroon ng doubt si, ano rin, di ba, si Abraham. Kasi nga, tagal niyang hinintay na magkaroon siya ng anak po, di ba? Kaya lang po, ano, kung titigan natin yung unang panahon, no, sa Old Testament, eh, nakakausap ni Abraham si God directly. Tama po. Mm-hmm. Eh, bakit siya magda-doubt? Kung nakakausap niya. Di ba po, sister? Kasi, ayan eh, nakakausap niya. Nakikita niya yung miracle, di ba? Nakakakwentuhan niya si God eh. Kasi kung sa akin mangyayari yun, eh, nakakausap ko. Kung baga, talagang na-experience ko si God, walang doubt. Tama po, di ba? Kaya nga po, di ba, sabi ko nga po kayo, nag-usap kami ni Grace, kung titigan po natin yung mga generation or generations, like for example, the Old Testament, si God po, di ba, na-feel talaga, nakausap talaga, meron talaga interaction between yung mga people po niya, tsaka siya. Tapos, di ba po, parang inililitas pa nga po siya, di ba, yung mga tao po doon, si Daniel, si David, si Abraham, di ba? Ano po talaga yun eh. Tapos po, tignan natin po doon sa generation naman ng New Testament. Di ba po? Sa New Testament, di ba po, yung mga apostles, talagang binubugbog po talaga po, di ba? Kung napad po na, yung The Chosen po kasi pinanood po namin nung ano eh. Di ba talagang, di ba po talaga pong, talaga po di ba, na-meet nila si Jesus, si God, pero talaga pong nag-sacrifice po talaga sila, pero yung faith po nila, andun po, di ba? Andun po yung faith po nila. Kahit na talagang binibigay, na pinapatay po sila, di ba, pinaparusahan. Ngayon po, sabi nga po ni Sister Beda, yung generation po natin ngayon, na tayo logical po tayo ngayon, tama po? Tama naman po ngayon, di ba, na maging logical tayo. Kasi po, kasi kung hindi po tayo magiging logical, sa dami ng mga tao, di ba, na nagpapanggap na this is a true church, di ba, lahat gumagamit ng mga Bible, hindi natin kilala kung sino ba talaga yung kausap natin. Baka po ma-scam po tayo. Tama po, di ba? Kaya, yun po yung take ko, di ba? Kung titignan po natin yung mga generations po natin, for me, yung generation po natin yung pinakamahirap eh. Yung generation, no, first generation, madali. Kasi may interaction. Nakakausap natin. May miracle. Parang si Daniel po, di ba? Nakitang hindi nasunog, di ba? Second generation naman, merong interaction naman kay Jesus, nakita rin yung miracle, di ba po? Yung mga miracles po niya. Kaya susunod tayo kasi na-experience din natin si God eh. Eh ngayon, sabihin natin, halimbawa yung pastor, sabihin sa akin eh, sige nga, yung anak mo, ibigay mo nalang sa akin. Di ba? Yeah. Eh ako si Kibuloy, di ba? Ibigay mo yung anak ko, di ba? Ako ang appointed son of God. Di ba? Parang, yun po sinasabi para ni sister kanina, na logical tayo, di ba po? Na kahit sabihin natin na hawak po niya yung Bible, gumagamit siya ng word of God, pero pag sinabi niya, ibigay mo yung anak mo sa akin, di ba? Ayan, kailangan ko siya maging asawa. Di ba po yung sa may Netflix yung ano? Di ba po? Parang ganun po yung take ko lang po. Ano? Parang ngayon po sa panahon natin, yung pinakamahirap. Di ba? Kasi wala tayo talagang ano eh. More on faith po talaga yung inaanon natin. Tsaka talaga kailangan po talaga natin na ano yan, na pag-aralan talaga, maging ano tayo, vigilant po tayo sa mga nakapalibot. Yun lang po yung take ko. Good evening po.
Tama nga naman si Marlon, may engagement kasi mo. Ang ano lang kasi ngayon, sa New Testament, yun yung namatay si ang ating Panginoong Jesucristo, bumaba yung Holy Spirit. Nung pumalik siya, nung pumalik si Christ. So, kaya nga yung, the Bible is actually a complete. Diba? Complete na siya. Oo. Pero talaga, tama naman yun. Kasi iba na yung generations natin ngayon. Diba? Maraming false prophet. Actually, maraming false prophet na yun. Kaya hindi na talaga tayo. Maging masuri. Masuri, diba? Oo. Masuri. Kagaya rin sinasabi ni Yanky, we have to use our sound mind. Diba? Mm-hmm. Diba, limbawa, sinabi mo, sabi ni Kibuloy na siya nga ay son of God. Maraming naniniwala, guys, ha? Hindi biro. Oo. Opo. Kahit po alam po natin peak, eh. Diba po? Maraming naniniwala. May lawyers, may doctors naniniwala sa kanya. Diba? Yun yung ano ron, eh. Diba? That's why we have to connect to the Holy Spirit. Kasi hindi lahat ng spirit holy. We have to test the spirit, sabi dun sa New Testament, not all spirit are holy. You have to test the spirit. Di ba? Ibig sabihin, God has promised the Holy Spirit to those who believe, to those who accepted Christ. Yun ang promise ni Christ sa atin, eh. So, once you believe, you have the Holy Spirit with you, and ask Him for guidance. And ask, when you read the Bible, ask His guidance. Ask Him to fill you so that you will understand. Diba? Yes. So, yun lang ang ating panghawakan talaga, na although may interaction with the mga patriarchs Old Testament, pero tayo ngayon naman, may Holy Spirit and Bible. Complete na yung Bible. Yeah. Yung pinapointant lang ni Marlon. Limbawa kung mismo narinig mo si God, di ba? Na iba pa naman yung salita niya, di ba? Minsan kasi ang salita niya parang ano, eh, yung sabihin, yung voice ni God is parang ocean, sabi doon sa Bible, eh. Na ganun, eh. Marinig mo yun talaga, ibig sabihin, siyempre medyo maniniwala ka, medyo lang. Kasi nung unang nakausap ni Abraham si God, di ba? Nag-fall siya. Di ba? Nag-ano ka agad siya, nag-lie. And then, merong incident na pinagtawanan nila si God kasi sabi ni na magkakaanak si Sarah at that age. Sarah laugh. Maski si Abraham, ano yung tawag doon? Rejoice naman. Hindi, smile. Smile. Sabihin, smile na parang, oo, talaga. Kasi during that time, may doubt talaga si, Sarah. Si Abraham. Kasi we are, nag-progress. Our faith will progress if we will continue. Kasi nag-continue, hindi kapares ni Lot. Si Lot naniwala kay God. Naniwala kay God. Kasi sabi doon sa 2 Peter, he was called righteous. Mm-hmm. Kaya lang hindi nag-progress. Nag-progress ang kanyang... Diba? Kasi meron tayong part. Mm-hmm. Ha? Hindi palaging... May part si God, may part tayo. Diba? Mm-hmm. Yun lang naman ang... Yun ang pagkakaiba ron ng dalawa. Mm-hmm. Diba? Oo. Yung inaano ko lang, na-learn ko rito, no? God often requires big sacrifices for those who follow Him. Diba kung nahihirapan ko, kung may trials kayo, may mga big sacrifices tayo for God talaga. And Jesus, when Jesus was here on earth, He required total commitment from those who would want to become His disciples or followers, diba? And if we want to be like Abraham and the first century disciples, we need a level of commitment comparable to theirs. God is not looking for hobbyist disciples or Christians. Na hobby ko lang to, di ba? He's looking for people who are willing to sacrifice everything to follow Him. Yun lang ang ano ko, na natutunan ko rito sa life ni Isaac. We go to the process. Mm-hmm. Wala yung faith ni Abraham dun sa chapter 22. Ang layo. Hindi abrupt yun. Oo.
He has gone into all the process. Tayo rin. We'll go into the process. Hindi tayo walang, magiging baby Christian. Walang ano, walang super, so bigla na lang ikaw eh, ano. Di ba? There's nothing like that. Si Beda. Let us hear from Beda. Beda? Ano, wala na. Nakatulog. Sino na lang? Sino may gusto? Hindi pa naman kawayan ni. Sino nagsabi ng... Ruvs, ikaw na muna. Marisa. Ruvs? Ah, baka naka-mobile pa rin siya, no? Ayan, ayan na. Pala. Oo. Naka-ano ka? Naka-ayan. Sa akin po, nakita ko po kasi talaga since yung nag-back study tayo ng mga buhay ng mga patriarchs natin sa Bible, si Abraham po talaga, hindi lang siya basta sinubok ni God ng biglaan eh. He was molded, he was shaped, and kumbaga, hindi po siya talaga, God chooses his people very well, and God is not after kung ano yung meron siya, kung ano yung status niya sa society or sa family or kung gaano ka man katalino, kayaman or whatever. Ang talagang tinitingnan niya is yung heart ng tao, yung heart ng person. And he knows he knows that Abraham will kumbaga will give his whole heart to him. Kaya iningatan niya rin, and he really guided, and he really kumbaga disciplined also Abraham. Hindi siya alam ko, hindi siya aabot sa ganun magiging ka-obedient kung hindi siya na-discipline, kung hindi siya na-mold, kung hindi siya na-shape into what he will become. Kasi nakita ko po na hindi bibigay ni God yung ganung kalaking reward, yung ganung kalaking responsibility if you are not ready, if you are not tried and tested. Talagang hindi talaga, you will undergo talaga under so talagang tremendous na pagsubok and test before na ma-earn mo rin. Kasi tayo rin ng mga tao, hindi din natin mapifeel na deserve natin yung isang bagay kung hindi natin talaga binigay yung lahat. If we didn't feel na we didn't do our part. So talagang tingin ko po, pinaranas ni God yung lahat ng mga kailangan pagdaanan ni Abraham step by step para dumating siya dun sa point na when the time comes na he will test Abraham to give up his only son. Na katulad ng sinasabi natin na di ng tao, we are very logical, we are very visual, we are very, kumbaga, doubtful. It is rightfully so, because we are not perfect. Hindi tayo katulad ni God. And God knows where we stand. And God knows who we are. Now, we are feeble-minded. We are weak people. The only time and the only reason na magiging strong tayo and we will develop our strength is through pain, through discipline, and through molding. Nakita ko po na ganun po, hindi siya overnight, and it's really very hard, and it will require a strong relationship with him po talaga. Kasi nakita ko nung yung kahit sabihin natin na nakakausap na nila si God noong unang panahon, but still they disobey. They still they doubt. Still na merong ganun. So para hindi lang din pala yun yung hindi lang siya hindi lang requirement yung miracle. Hindi lang sa the only requirement na maniniwala yung tao na magsusunod siya, magiging obedient siya. So kailangan talaga ng process ng transformation within para makita yung outward result. Nakita ko kay Father Abraham na sobra siyang tinis. Sobra din siyang tinisipline talaga. And it has to be both. And nung the time na alam niya na kukunin niya yung pinakamamahal sa kanya, I know God. God is really very sure na he will be ready. Na if he will ask this, na Abraham will be ready. Alam ko na hindi naman niya pababayaan. He will not let Abraham falter.
because he tested him, he molded him, he guided him to be who he will become, the father of many nations. And hindi yung, it's not an easy task ko. Siguro ko talaga si Sarah, si Abraham, and si Isaac. Hindi lang po si Father Abraham yung ano, yung tines. All of them. Isa siyang parang kumaga, hindi lang po pwedeng si Abraham lang. It has to be with the help of the whole family, of the whole unit. Kumbaga yung covenant talaga. Hindi siya pa pwede maging covenant kung si Abraham lang yung itetest, kung si Abraham lang yung i-discipline, kung si Abraham lang i-prepare, at saka i-mold. It has to be everyone, each and everyone. Kasi may isa lang mag-falter, may isa lang na mag-detest or mag-question or maging defiant. Pwedeng magkaroon talaga ng ripple effect. It will fall. So I think talaga hindi siya ganun kadali, and it takes a lot of process, transformation amongst the people around him, and most of all sa kanya. And yun, nakita ko din po yung heart ni Aiza, na talagang pinalaki siya. I'm sure na ano, na he is aware, very much aware of how he is a miracle, coming from the aged parents na hindi na talaga, it's humanly impossible for them to bear a child at that age. But still, dumating siya. Nandadyan siya. And yung parallelism between kay Isaac, kay Ishmael, dun din natin nakikita yung kahit na sinabi natin na nagkamali tayo, but God takes care of our mess. Kahit sabihin natin na nagkasala si Sarah, kasi he kumbaga, she ano eh, kung she intervened. Yun po yung sinasabi ko, diba? They know. And Sarah knows na Abraham could speak directly to God. But still, nandun, diba, yung doubt? He doubted. She even intervened. She even meddled. That's why nagkaroon tayo ng ganito. And the consequences, hindi lang naman nag-stay sa panahon nila. Up to now. That is why we have Muslims. We have other people. We have this other factions that which makes kumbaga yung pagiging Kristiyano natin may challenge. Kung bakit nagkaroon? Kung but God took care of our mess, took care of the mistakes that ganon niya iningatan si Abraham and yung covenant niya. Kahit na sabihin natin na hindi naman promised si Ishmael, he blessed, blessed pa rin siya, at saka pinovide pa rin. He didn't let na mawala at ma-falter. Alam ko kasi siguro ko pa pag nalaman din po ni Abraham yon na talagang ganun, na may nangyari kay Ishmael at saka kay Hagar, I'm sure na magiging burden din yun sa kanya. Magkakaroon ng baka guilt. I doon ko nakikita na it's one of those things na God is taking care of Abraham talaga, na iniingatan niya despite na binibigyan niya ng mga tests at saka ng mga trials. And totoo po yan na pagka dumarating yung point sa time sa life natin na we feel na we are very ano, kumbaga we are tired, tested, and every in a blitz, parang lahat ng sa ano natin is binigera tayo. That is the time that I think God is really preparing us for something big. It's with a big responsibility. Totoo po yung sinabi ni Tito lang na we cannot stay baby Christians or yung mga nasa start pa din. But yun po talaga. We have to trust the process. We have to believe in. We have to ask the, yun po, yung gift sa atin ni God, the Holy Spirit to guide us. Before kasi sabihin natin na yun nga po, tingin ko kaya yung mga sinaunang tao na kahit nakakausap nila si God, kahit nakikita nila, naririnig nila yung voices with all these miracles, but feeling ko dahil wala pa yung Holy Spirit nandito sa lupa. Kaya hindi nagiging ganon pag ganon ka bilis at saka nagiging ganon kalalim, ganoon ka felt and present because wala pa yung Holy Spirit. But after that, nung nag-ascend na si Jesus Christ and He left the Holy Spirit with us, it is a very, very potent na ingredient po for us to be
complete Christian if we really seek the guidance and the presence of the Holy Spirit. Yung po talaga na sobrang hindi lang po to manifestation lang ng power ni God, but it is a true manifestation of His love and His devotion and His promise to us na talagang He will bridge the gap and He wanted us to be with Him, to be saved, and kumbaga, experience eternal life with Him po. Thank you. Thank you, Ruvs, for your insight. Sino pa ang ano, gustong mag... Amen. Si Joey, meron yata ang gustong sabihin. Yeah, kasi maganda yung sinabi ni Ruby. God take care our mess. Si Lord ang nagtitake care ng mga kapalpakan natin. Yeah, going back kanina yung discussion natin, bakit na patuloy pa rin nagkakasala ang tao kahit na nakakausap nila ang Diyos? Namana kasi natin yung Adam and Eve, diba? Back to the Genesis pa. Nakausap nila ang Panginoon nung that time. Pero marahil siguro baka nakikita pa nga nila yan . Kasi unang-una, wala silang kasalanan, diba? Holy pa sila at that time. Kasi bagong gawa pa lang sa kanila . Diba? Hindi pa sila nagkakasala. Baka nakikita nila yan, no? Pero and yet, nagkasala pa rin sila, naniwala pa rin sila doon sa kaaway, diba? Kaya yung nature nung nag-call na yung human, dala-dala pa rin ng tao hanggang dito kay Abraham. Ang hindi lang yata si Enoch . Kaya kinuha na siya ni Lord, na rapture na maaga. No? Kaya yun. Dito ma'am, balik tayo sa 22, nakita ko dito kasi na kahit hindi pumapalag si Isaac. Kasi yung promise sa kanya ni Abraham, diba, sabi niya, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering. Kaya siguro din yung salita na yon pinahawakan ni Isaac na hindi siya talaga mamamatay at that time. Kaya hindi siya pumapalag, binigay pa niya siguro yung kamay niya para igapos, no? Kasi malaki na nga siya doon . Saka isa pa dito sa chapter 22, nakalagay dito, sometimes later God tested Abraham. Kasi during those time yata, no? Uso na yung child sacrifice. Remember, yung mga bata, sinasacrifice yan doon sa God kay Molech, di ba? Yung mga wicked. Kung dito sa panahon ni Abraham, baka meron na rin siguro yung child sacrifice. Kaya dito sa nakikita ni Abraham, kasi kung dito sa panahon natin, kakausapin tayo ng let's say may mandidinig kang boses, isasacrifice natin yung anak. Parang hindi ka pwede maniwala. Parang sa devil lang dating nun . Saka dito sa panahon natin, hindi natin pwede gawin yon kasi makukulong tayo. Una-una, makukulong ka as murder. Pero doon sa panahon nila, Abraham, baka pwede yan . Kasi talagang nagbibigay sila ng sacrifice kay Molech, doon sa God of Molech. No? Yeah, yun lang ang take ko doon dito sa chapter 22. Tsaka yung promise ka ni Abraham, tsaka yung kaya hindi parang pinapakita lang dito sa chapter 22 yung foreshadow ni Jesus Christ na nagpo-base si Christ na ipako siya sa cross, 'di ba, na hindi siya naging obedient siya dun sa God the Father. Yun lang po. Pero kunin ko na rin tong chapter 23, no? Kasi dito very important to . Lalo na pag sa dealing with the business, no? Kasi dito kay Efron, unang-una, gusto niya ibigay lang as a regalo yung lote sa kay Abraham, no? Siguro ang feeling siguro dito ni Efron, the Hittite, ayaw niya pagbilang si Abraham ng lote kasi foreigner siya . Pag isang foreigner nagkaroon na ng deeds o nagkaroon na ng title dun sa country nila, pwede niya na gawin kung ano yung gusto niya kasi meron na siyang right. Kaya unang-una, tumatanggi siya, gusto niya ibigay lang yung lote para dun sa burial ni Sarah, no? Para
pagdating ng araw, pagdating ng generation, pwede niya i-deny yun eh. Kasi walang kasulatan between Abraham and Ephron lang. Mabuti na lang si Abraham, ginamit niya yung ano, yung wisdom niya na patituluhan saka ipa-witness, no? Para pagdating ng araw, magagamit niya at ang kanyang mga grandson, no, granddaughter kung meron man, doon magamit yung cape na yun para sa kanilang burial. Kaya tama po yung ginawa ni Abraham, patituluhan. So, lesson siguro dito sa atin, dapat laging may kasulatan. Kahit between friends and sabihin na natin, Christian, pag merong transaction na, pag walang transaction na with business, mahirap pag yung salita lang eh. Tawag dito nakaka-stumble sa let's say kung pareho kayong mananampalataya, pareho pa kayong same church, tapos meron kayong agreement tapos hindi natuloy dahil walang kasulatan, eh mahirap. Kaya maganda kahit na sabihin natin parehong Christian, parehong the same church, dapat kung merong business, dapat merong talagang written contract para walang problema pagdating ng araw. So may papaniwalaan kung sino yung nagsasabi na totoo tsaka hindi. Yun lang siguro nakikita ko dito lesson sa chapter 23. Joey, malapit na kayong pumunta ng Holy Land, di ba? I-explain ko lang yung Mount Moriah kung saan sinacrifice si Isaac is also the same place kung saan binild nga yung temple. Ah, yes. Tapos doon, sa inside. Makikita mo. Pero sa Quran, Ruvs, hindi si Isaac ang inano, si Ishmael. Si Ishmael yung nasa Quran. So, yan siya po yung pinalo nila, si Ishmael. Kaya nagkaroon ng Mount ano doon, makikita mo yung ano yan? Dome of the Rock. At the exact ano kung saan dapat i-sacrifice si Isaac kasi si Ishmael doon yun. So, yun. Kanina ma'am, diniscuss din doon yan sa group namin, doon sa table namin about yung Muslim. Meron din silang Jesus Christ na Muslim. Meron din tayong Jesus Christ as Christianity. So tama-tama, kinumpig mo lang ngayon na doon sa Dome of the Rock ang sinacrifice doon si Ishmael. Very deceiving. Tapos meron kaming, kung gusto nyo, meron kaming video about it. Kung gusto nyo, ano, mamaya at the end, ipi-play namin. Sige po. Saan talaga yung place nyo? Oo. Yes, sino pang ano, gusto mag-ano? Ako na lang, Ate Loy. Okay. Siguro nakita ko lang dito sa chapter 22 is the importance of having a deep personal relationship. Kasi kanina pa natin natatanong, how come Isaac didn't resist? Parang walang resistance sa part ni Isaac. Ang nakita ko, so parang nag-play-play ako sa mind ko. Nakita ko dito is meron talagang personal relationship si Abraham at saka si Isaac. Because Isaac will not trust Abraham completely even if he is his father kung wala talagang nabuong personal relationship yung mag-ama. So parang nandun na talaga yung full trust ni Isaac sa father niya. And maybe that is also the reason bakit nung mamatay si Sarah, Abraham is not with Sarah, di ba? So siguro dahil alam ni Abraham yung pangako ni God about Isaac, kumbaga naging hands-on siguro siya kay Isaac. He was with Isaac all the time, training him kasi hindi naman niya alam kung ano bang haharapin ni Isaac, di ba, sa buhay niya. So maybe he personally trained Isaac and he was with Isaac all those years. Kaya yun yung nakita ko doon. And on a personal note, ito rin kasi yung parang pinapakita sa atin ni God na napaka-importante if we have a personal relationship with Him. How can we
completely surrender our life to Him? How can we completely trust Him sa lahat ng nangyayari sa buhay natin if we do not have a personal relationship with Him? So, yun yung para sa akin, nag-stand out dito sa story ni Abraham at saka ni Isaac. Yung talagang ma-develop mo yung personal relationship para talaga makapag surrender ka at makapag-trust ka 100%. Yan lang. We should have an intentional relationship with Christ. Yes. Thank you. Thank you, Yvette. Sino pang may gusto mag-share? Meron pa? So, iko-close na ng prayer ni Joby. Yeah. So, ano, at least we are progressing. Mm-hmm. We are now 23. Mm-hmm. Ang the whole chapter of Genesis is how many chapter? 50. Okay, ako. 50. Ako nakita ko lang is that yeah, it's a chapter na to without interpretation for what? Or imagination. It's a God tests us, number one, di ba? He puts us to test. Number two is a wise God. So, kasi yung test niya kay Abraham. He is a wise God and he has a greater plan. Yung plan ba niya? Yun lang naman ang ano, pakita niya dito. Na meron siya talagang plan. And ang test is testing our faith and trust in God. In His plan, di ba? Kasi sinabi naman din lang sa kanya Abraham yung plan niyan about yung descendants. Mm-hmm. So God is just testing him to yung trust and faith. So palagay ko yun ang lesson dito. Simple lang to trust, obey the Lord, no. It's not easy. Sabi mo nga ang daming ang kuro-kuro. Ano yung nararamdaman ni Abraham noon? At yun ang ano, I think ang main lesson dyan is to trust, obey, and have faith because God has a greater plan. So for us ngayon, yan ang proof, yun ang proof eh, di ba, that God has a greater plan. So kaya lang in this modern world, syempre marami ng mga papasok ng mga ideas, technology, opinions of other people. Yung ganun. I think yun ang ano natin, yung parang stumbling block. Daming challenge. Diba? But ang gusto lang talaga ni Lord is to know His know who He is. That's why binabasa natin ito. Ah, ganun pala. God has really a big plan. At pinupag naman niya yung kanyang covenant. Diba? Parang ganun. So, He tests us. He puts us to test. He's a wise God. May plano talaga siya. So, hopefully, para sa akin, I can truly put my trust, faith in God and yung obedience. But of course, it's not easy because of the many things around us. Ano? Yun lang. Thank you, Beda. Amen. Grace, Marlon, sige. Naka-raise hands. Hello, may tanong po ulit ako na po ano, kasi po ano, nabanggit nga po ni Brother Joey kanina, yung tungkol kay sa Islam po ano, si Ismael. Ngayon po kasi no, medyo chineck ko rin po yung ano, kung sino si Ismael. So tama naman po yung ano no, na sabi nga po dito no, siya po yung parang prophet po ano, patriarch po siya ng Arabic religion. Di ba po? And then kumbaga po ano, ang ancestro po ni Muhammad ay si Ismael. So nagko-connect po eh no, nagko-connect yung story po natin. Medyo interesting po kasi, medyo interesting. So kumbaga po ano, kung titignan natin yung Quran, parang siya yung other side ng story. 'Di ba? Kung sa Bible, dinidiscuss po natin dito yung si Isaac. So dito naman sa ano, si Ismael. So ang tanong ko po dito, since marami na po sa atin na ano, magagaling po yung sa Bible po yung sa grupo natin, pwede kaya natin i-consider na yung Quran is another testament na magli-link? Di ba po? Kasi po, di ba, halos magka-link po siya eh. Nababanggit po kasi dun sa Quran din
yung mga story po inside dun sa Bible. And kung titingnan rin po natin kasi, ano, kung titingnan natin yung mga dots, meron silang mga connectivity, yung dalawa. Connected. Pwede kaya natin siyang sabihin na another testament na parang siya'y kukomplete sa big picture. No. Di ako. Parang ganun lang po yung ano. Kaya di ba pag titingnan po natin, hindi nagkakasundo yung Christian tsaka yung Muslim. Yun nga, kung titingnan po natin kay Isaac and kay Ismael, di ba pwede natin sabihin na ito yung reason nila. Di ba po? Pwede kaya i-consider po yun. Ako po yung nagtatanong lang, brother. Biblia. Nasa sa iyo yun. Nasa lang pala yun. Eh, ang ano kasi, dapat malaman natin ano yung talaga yung Quran. Yung content. Mm-hmm. Bago tayo makapagsabing ano, pwedeng isama. Pero kasi ang ano lang talaga na if you will know the history of the Bible, kung paano nabuo yung Bible, kung paano naging 66 books lang yan, yan lang talaga yung inspired by God. Yun yung ating ano doon. Yung Quran kasi hindi ko alam. Ano yung content noon? Alam ko, isang ginagamit ng Muslim yon. Pero yung Quran noon, yung halimbawa, di ba, napanood ko lang sa TV na meron daw doon yung, ano, yung, tawag nito, yung pwede kang pumatay, pwede kang, ano, di ba? Something like that. I cannot comment kasi hindi ko alam yung Quran. Yes. All I know is the Bible is the written word of God. It is complete from Genesis to Revelation. Mm-hmm. Di ba? Yan lang yung ano ko. All the other books, hindi ako makapag comment kasi hindi ko alam kung ano yung content nun. Diba? Pwede siguro ano yon yung tawag nito, yung merong magkakonect sila kasi nga Old Testament, yung Islam, naniniwala kay Abraham. Diba? Pero pagdating ng New Testament, wala na. Uh-huh. Can I add? Sige. Ah, kasi yung ang pinaniniwalaan kasi ng mga Muslims, both the Jewish and the Muslims, yung Pentateuch, that is the first five books of the Old Testament. Yan yung pinangahawakan ng both eh. So kasi yan ang first five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ang five books na yan na ang history mismo. History both of the Jews and of Islam. Yung Pentateuch na yan. Kaya lang, nagkaroon lang ng ang pagkakaiba lang ng Pentateuch ng Jews sa Islam is nabago yung ano, yung sinacrifice, hindi si Isaac kundi si Ismael. Yun ang difference. Oo, sa Muslim. Sa Muslim. Oo. Doon lang nagkaiba. Pero the rest is the same. Kasi our Bible is ano eh, a complete book yan eh. It is history. Oo. Hindi lang pero, history. Mm-mm, yes. Mm-mm. Pero, ano nga? Sorry. Ay, sige. Yeah. Sige na, ano yung pero mo? Ikaw na, ipagbibigyan natin. Kasi yung promise nila from Genesis dun sa five book, para kay Jesus yun eh, di ba? Wala silang hanggang doon lang naputol na. Eh samantalang ang Christian, di ba, hanggang New Testament. Kaya hindi naniniwala, pati yung Jew hanggang ngayon. Gagawa pa sila ng third temple para to sacrifice, di ba? Kaya yun lang. Yung promises from Genesis dun sa Pentateuch na sinasabi, yung five books, it's all about Jesus Christ, eh, di ba? Hindi naman si Ismael lang sasacrifice, kundi si Jesus, di ba? Yung foreshadowing, di ba? So, yun nga, kagaya kanina na na-discuss namin dun sa table namin, meron din silang Jesus, kaya lang nakalimutan ko yung pangalan dun sa
sa Quran yung pangalan ni Jesus. Hindi siya God, kundi prophet lang ang sinasabi. Tapos dito, si Muhammad naman ang nagdala nung Quran doon sa Muslim. Yun. Yeah. Hindi ko nga alam, bet na-discuss kanina yan. Ngayon, dinidiscuss din natin. Ang galing ni Lord para maliwanag. Yan. True. Iyo, hindi, tama. Tama yung sinabi mo. Yung sinabi yun na discussion nyo kanina. That Quran was written by Muhammad.